May bahay at lupa ang pamilya nila mama noon na narimata. Kung hindi ako nagkakamali, 2014 nung mabili sa bangko yun. Giniba yung bahay, tapos pinatayuan ng bago. Yung mga nakabili hindi naman sila nakatira doon. Investment lang nila yun dahil yung lote ay malapit sa beach. Ginawa nilang transient house para sa mga turista. Kami naman ng pamilya ko ay nakatira lang sa harap noon. Nitong pandemic, dahil siguro mas pinili nung mag-asawang nakabili na dito sa probinsya palipasin ang lockdown, kaya umuwi sila. November nung makakwentuhan ko yung mag-asawa habang nagtatanim ako ng halaman sa harap ng bahay ko. Tinanong nila ako kung maiisip na ba ako bago gibain yung dating bahay nila mama. Ang sagot ko, wala pa ako sa mundo noon. Tapos tinanong ko na rin kung bakit. Nagpalitan naman ang tingin yung mag-asawa at inimbitahan ako sa loob ng bahay nila. Pagpasok namin, paalis naman yung tatlong anak nila. Isang 17 years old, isang 16 years old at yung bunso ay 5 taon pa lang. Nalaman kong maglalagi muna yung tatlo sa bahay ng lola nila sa kabilang barangay. Ang kwento sa akin ng mag-asawa, noong April, napansin nilang yung bunso nila nagkakaroon ng mga pasa. Pero hindi naman sila masagot ng maayos ng bata dahil delayed ang speech nito at nagkaroon ng problema sa therapy dahil nga sa pandemya. Ang naisip na lang nila, siguro gawa ng paglalaro nito dahil katulad nga ng pangkaraniwang bata, makulit ang bunso nila. Pero nagsimula na talaga silang mag-alala bandang July nung hindi na lang pasa ang nakikita nila kundi pati mga kagat-kagat na. May alaga silang aso pero yung itsura ng kagat ayon sa mag-asawa, pang tao. Akala tuloy nila isa sa dalawang teenager nilang anak yung may gawa pero mariin ang pagtanggi nung dalawa. Kaya ang ginawa nila, hindi na nila inaalisan ang tingin ng bunso nila. Pero nagkakaroon pa rin ito ng panibagong pasa at kagat sa mga susunod na araw. Natigil lamang magkaroon ng ganun nung dun sila nagstay sa nanay ng babaeng may-ari mula September hanggang 3rd linggo ng October. Pero pagbalik nila ng bahay na yun, nagsimula na naman. Hanggang sa nalaman nila na hindi tao ang may gawa nun, kundi multo. Isang gabi, nagising silang mag-asawa sa sunod-sunod na pagkatok at iyak ng anak nilang babae, yung 16 years old. Pagbukas nila ng pinto, puno ng kalmot ang braso ng anak nila. Hindi rin ito nakapagsalita agad gawa ng takot, kaya naisip nilang mag-asawa may kawatang nakapasok sa loob ng bahay. Pero nung i-check nung lalaking may-ari yung kwarto, walang ibang tao. Pero pati yung bedsheet, punda at kurtina, punit-punit, naanimo, kinalmot. Nang kalmado na ang anak nilang babae, saka nito nakwento ang nangyari. Nagising na lamang daw siyang may kumakalmot sa kanya. Pero wala siyang makitang tao. 2 gabi ang lumipas, ang panganay naman nilang anak ang kumatok sa kwarto nila. Maluha-luha lamang ito at hinahabol ang paghinga niya. Ayon sa panganay nila, 1 gabi na siyang nakararanas ng sleep paralysis. Pero nang gabing yun, hindi siya na sleep paralysis. Nagising siya, nakagagalaw. Pero may babaeng nakabelo ang sumasakal sa kanya. At nakita nga nilang mag-asawa na may bakas ng kuko at medyo nasugat pa ang leeg ng panganay nila. Pagkatapos nitong magkwento, may kumatok ng malakas sa pinto. 2 beses lang. Pero hindi na sila lumabas ng kwartong yun hanggang sa mag-umaga. Doon na rin sila natutulog sa kwartong yun paggabi. Para daw kasing hindi makapasok doon yung multo. 1 araw bago ako kausapin ang mag-asawa, habang nasa kusina sila at kumakain,
Walang ano-ano'y sumalya sa lababo ang babaeng may-ari at parang may hindi nakikitang pwersa ang nagumpog sa kanya sa faucet ng lababo. Madaling araw naman nun nang magising sila sa kalabugan. Pagbukas nila ng pinto ng kwarto, nagkalat na yung mga gamit sa sala hanggang sa kusina. Tapos, may malaking salamin doon sa sala, nakita mula sa kwarto nila. At nakita nila doon sa salamin, yung multo. Ang sabi ng babaeng may-ari sa akin, nakadamit na pang babae yung multo. Pero pansin niya raw yung built ng katawan. Parang masculine. Pati raw yung galaw. Hindi na nila kinaya yung parting yun kaya nagpasya na silang lumabas na ng bahay. Doon sa bintana ng kwarto sila dumaan. Pero ang nakapagtataka, maingay sa loob ng sobra. Pero paglabas nila, wala silang naririnig na anumang ingay na nanggagaling sa loob. Para bang nasasala yung ingay. Pagkatapos nilang magkwento, nahalata ko na wala pang tulog yung mag-asawa. Kaya sabi ko sa kanila, tatawagan ko si Mama at inalok ko silang doon na muna sila matulog ng gabing yun sa bahay namin. Kaya inayos agad namin ang asawa ko, yung kwarto ng anak namin, para doon muna sila. At wala pa sigurong 5 minuto mula nang mahiga sila. Tulog agad yung mag-asawa. Ako naman, hinintay kong maghating gabi para matawagan sila Mama. Nasa ibang bansa na kasi sila. Kinuha na sila ng ate ko. Habang nagkikwento naman ako kay Mama, bigla naman akong niyugyug ng asawa ko. Papa siya ng papa. Tapos sabi niya, tignan ko yung main door ng bahay sa tapat. Pagtingin ko, nakailang malulutong na mura ako. Nakabukas na kasi yung main door at may babaeng nakabelo ng puti. Pero napansin ko rin na hindi pang babae ang katawan niya kahit nakabistida siya. Ang ginawa ko, sinara ko na lang yung mga jalousy namin. Lahat. Mas mataas kasi ang bahay ko sa bahay sa tapat. Kaya kita namin ang buong kabahayan nun kahit pa may mga bakod. Ang kwento ni Mama, yung lola niya, nagkaroon ng 2 asawa. Yung unang asawa, Bayolente. Nagkaroon sila ng 1 anak na lalaki na nagngangalang Mauricio. Si Mauricio, bakla, pero tanggap ng buong angkan nila. Matalino, mabait, at responsable kasi si Mauricio, kaya hindi naging big deal yung sexualidad niya. Kahit pa sa panahong yun, tabu pa ng sobra ang pagiging bakla. Ang hindi siya tanggap ay ang tatay niya. Pero kahit kailan naman daw, hindi nito pinagbuhatan ng kamay si Mauricio. Kaso nang minsang mapagsulo ang mag-ama dahil umalis ang nanay ni Mauricio kasama ng ibang tsuhin niya, pagbalik nila, nag-iba na si Mauricio. Yung masigla niyang personalidad nagbago na. Lagi na lang nasa kwarto o gustong mapag-isa. Tumagal ng halos 1 taon na naging ganoon si Mauricio. Hanggang 1 araw, nakita na lang siya ng 1 tsuhin niya na nakabigti na sa may sala. Sa lapida niya, hindi Mauricio ang nilagay, kundi Minerva, yung pangalang gusto niyang itawag sa kanya. Sa loob ng 2 taon, inakala ng lahat na nagbigti siya. Ang isa pa nga sa naisip nilang dahilan, dahil sa nasawi siya sa pag-ibig. Kaso paglipas nga ng 2 taon, nagising ang lahat sa sigaw ng tatay ni Mauricio. Sumisigaw ito ng, tama na. Habang nakatungtong sa silya at may nakasabit ng lubid sa leeg niya. Sa harap ng lahat, inamin niya na siya ang pumatay kay Mauricio dahil hindi niya matanggap na may anak siyang bakla. Tapos, nagbigti siya.
Pero hindi siya namatay sa bahay na yun. Sa ospital siya namatay. Tinakbo siya sa ospital para pagdusahan niya sa kulungan ang ginawa niyang krimen. Sa gabi bago siya namatay, yung isang nurse nakakita ng babaeng naka-white at naka-belo na pumasok sa kwarto ng tatay ni Mauricio. Bago matapos magkwento si Mama, gising na yung mag-asawa at nakikinig na sila. Iisa ang tanong namin, bakit ngayon na lang ulit nagparamdam si Mauricio? Bakit yung mga naguupa sa bahay, wala namang reklamong may nagpaparamdam? Isa pa, as in kasi giniba yung buong bahay nung mabili yun ng mag-asawa. Ilang araw pa ang lumipas bago nasagot yung tanong naming yun. Tinawagan ako ni Mama. Tinanong niya yung mag-asawa kung binenta na ba nila yung mga gamit sa lumang bahay na kasama sa nabenta sa kanila. Tumango yung mag-asawa. Kaso sabi nila, merong isang hindi. Kasi nagandahan sila at tinago nila yun sa pinagawa nilang bodega sa likod ng bakuran. Yung salamin na nung pag-uwi nila nang magsimula ang pandemic ay sakalang nila naisipang i-display sa sala nila. Na-frustrate nun si Mama pati ako kasi yung salamin pala na yun ay salamin ni Mauricio. Nasa kwarto niya yun at sa tingin ng buong angkan nila Mama, naging piping saksi ang salamin na yun sa pagpatay sa kanya. Kaya naglakas loob na ako at yung lalaking may-ari ng bahay na pumasok sa loob para kunin yung salamin. Nung mailabas namin yun, naghukay kami agad sa likod bahay. Alam nyo, habang naghuhukay kami, nagsisitindigan lahat ng buhok namin. Nung matapos kami, bumalik kami sa bahay at may kwento sa akin yung mag-asawa. Noong April daw kasi, magkasunod na nagladlad yung dalawang teenager nilang anak. Yung panganay nila, ang sabi niya attracted siya sa babae at lalaki. At sa ngayon, may boyfriend siya. Lalaki yung panganay nila. Yung anak naman nilang babae, yung 16 years old, nagladlad din na lesbian siya. At may girlfriend naman. Tinanggap nilang mag-asawa yun. Kasi nga, mahal nila yung mga anak nila. At sa tingin ng mag-asawa, maaaring yun ang nag-trigger sa multo ni Mauricio. Kasi silang dalawa, buong pusong tinanggap ang mga anak nila. Samantalang si Mauricio, pinatay ng tatay niya. At may isa pa silang kwento. Yung bunso kasi nilang anak isang beses, napakialaman yung makeup kit ng mama niya. At pinipilit nitong buksan yung lipstick. Ang sabi ng lalaking may-ari ng bahay, siya pa mismo yung nagbukas ng lipstick at inapplyan pa niya sa labi ang anak niya sa harap mismo ng salamin ni Mauricio. Sa ngayon, okay na sila. Nakauwi na yung mga bata. Wala nang paramdam. Hindi rin namin binasag yung salamin. Nilibing lang namin. Kasi mahirap ng malasin, di ba?